Panoorin po natin ang tulay sa PTV 4 tuwing Linggo po ito, headed by Billy Andal. Ako naman po ang inyong tulay sa Pangulo. Marami pong magandang balita na pwede nyong pakinggan dito. Panoorin po natin ang inyong tulay sa PTV. Magandang araw, Luzon at maayong buntag, Visayas ug Mindanao. Magandang araw, Pilipinas at kumusta na po ang ating mga kababayan? Kumusta po ang ating mga kaibigan dyan sa Calabarzon, sa Cagayan Valley, mga kamag-anak natin at ating mga kababayan? Alam ko po, nahirapan kayo. Talaga pong dumarating sa buhay ng tao, sa bawat isa, ang mga ganitong mga pangyayari. Kailangan po natin ang tibay ng loob at siyempre po, ang paniniwala sa Poong May Kapal. Nais ko pong ipaabot dito sa tulay ang pinaabot na kahilingan ni Mrs. Thelma Ilagan at nakikiusap po siya sa ating programa na mapagkalooban ng isang makinang dekuryente para maitawid niya sa kahirapan at mabigyan ng hanap buhay ang kanilang pamilya, matustusan ang kanilang kabuhayan. At alam po natin, tumugon na po ang isang kumpanya na ating nilapitan, ang UCPB Gen o Coco Gen. Kaya maraming salamat po, Coco Gen. Bago natin makalimutan, happy birthday kay Miss Eva Tihada ng Tagum City sa Mindanao. At siyempre po, kumusta kay Undersecretary Penny Diaz at sa kaibigan natin na si Ginoong Henry Hernandez. Sinasabi ng ating mga kababayan na ito raw typhoon o bagyong Ulysses na dumaan sa atin ay matuturing na isang monster. Dahil sa laki ng pinsalas, dami ng namatay at nasugatan at napakaraming ari-arian ang napinsala. At sabi ni NDRRMC Head Undersecretary Rick Halad, hindi bababa sa 75 ang namatay, 24 ang nasugatan at sa 19 ang missing. Sa agrikultura, ang damage ay hindi bababa sa 4 na bilyong piso at sa infrastruktura, umabot yan ng mahigit na 6 na bilyon. Napakalaking halaga ng pera o halaga ng pinsala na inabot natin. At halos 360 cities and municipalities mula sa Eastern Visayas, Kabikulan, Southern Tagalog, dito po sa Metro Manila, sa Central Luzon at sa Cagayan Valley ang mga lugar na pininsala ng bagyong Ulysses. Yan po ay naganap sa sitwasyon na hindi pa tayo nakakabangon sa bagyong Quinta at bagyong Rolly. Alam natin, hirap na hirap ang ating mga kababayan dahil sa pandemya na ating nararanasan. Now, para natin malinawan ang mga kadahilanan, partikular sa nangyari sa Cagayan Valley sa pagbaha na inabot doon ng mga ating mga kababayan, ay atin pong naimbitahan ang administrator ng National Irrigation Administration sa pamamagitan ni Administrator Retired General Ricardo Bong Bisaya. Good morning and welcome to the show, Admin Bong Bisaya. Yes, magandang umaga naman na sa inyo dyan, Willie, at ang mga nanonood dito sa programa mo. Unang tanong, General Admin, totoo ba na naniya ang punot dulo ng sakuna ng pagbaha at pagkamatay at damage to property na naganap sa Cagayan Valley dahilan sa bagyong Ulysses? Bago ko isagutin niya yan, gusto ko munang ipaliwanag na ang lumalabas kung gusto namin magpalabas ng tubig sa dam, sige, palabas na, parang ganun, na wala tayong sinusunod na mga protocols.
Actually, Billy, sa ano, sa Magandang, very specific 'yan yung step by step process ng ano ng pagpakawalan ng tubig. At ito ay nagmumula doon sa directive ng ni President Arroyo in 2006 nung nagpresenta ang pag-asa sa nangyari noong Typhoon Senyang. At doon nagbigay ng directive si President Arroyo na sabi nga niya rito, the release of water from Magat Dam, very specific, should be decided by PAGASA and not by the ground level managers based on its weather forecast to ensure that the water release is within the absorptive capacity of the Cagayan River. Maliwanag doon na hindi kami basta-basta mag-release ng tubig without collaboration with PAGASA. At sinasabi mo, admin, ang pagpapalabas ng tubig ng NIA ay dumadaan sa isang protocol, sa isang proseso, hindi lang yung kapritsyo ng administrador, tama? Tama yan, Billy. So ang gagawin ng ano naman ng PAGASA ay mag-i-issue na siya ng ano ng isang warning. Ito ay yung tinatawag na commencement of flood precaution period. Kung saan ito yung form number 1. Ito yung mag-trigger kasi sa operations ng Magat Dam. Okay? Sa pag-release ng tubig. Sasabihin dito na please be informed that the PAGASA has commenced the flood precaution period of the dam discharge warning operation for the Magat River because of the following meteo hydrological condition. A definitely large amount of rainfall is expected within the next 24 hours, partly or wholly over the dam catchment area due to a large scale weather system. So with this now Billy, nasa bola na ngayon yung ano sa ating Magat yung Dam and Reservoir Division yung sa operation na ng pagre-release ng tubig. Iko-compute naman nila ngayon kung ilan yung dumarating na tubig at ilan dapat ang ilalabas na tubig, ilang gates ang bubuksan, ilang meters ang taas na ibubukas nila. Nung during that time, Billy, mga 7 o'clock nagbigay ng abiso ng PAGASA. May asa protocol natin, hindi dapat tayo magpalabas ng tubig sa Magat Dam ng after 5 o'clock dahil gabi na yon. So, binibigyan natin ng lead time lahat ng mga ahensya na involved dito na mga stakeholders, including mga civilians na affected, 6 hours before na mag-release kami ng tubig. So dahil nga sabi nga isa walang mag-release ng tubig ng 5 o'clock, ang tinatarget namin na mag-release ay 3 o'clock. Para meron pang ano dyan, meron pa talagang time. So dahil may lead time na kailangan maimpormahan ang mga maapektuhan, dapat maimpormahan namin lahat ng alas 9. So ginagamit lahat natin ng medium of communication like radio, TV, sa text messages, black and white, nandyan. Tapos yung sa immediate vicinity ng Magat Dam, gumagamit tayo ng sirens at saka yung mga yung patrol natin. Meron yan, meron. Sabi nga is 2 to 3 days ang pag-release ng tubig according to protocol. Yung protocol na yan na Billy ay ginagamit natin mula 2006 pa. At walang naging problema. Ngayon lang na lumalabas na sinasabi na may problema dahil sa pagbaha ngayon sa Cagayan. Gusto kong pag-usapan natin yung bakit sinisisi ang NIA at bakit nangyari daw ang pagpapalabas ng gabi. At sagutin na lang natin yan sa ating pagbabalik. Huwag po kayong alis, mga kaibigan. Magbabalik po ang inyong tulay. Happy birthday, Kuya Billy. Ayan, ilang taon ka na ba ngayon? Maraming salamat po sa lahat. At wish ko po sa iyo ay sana ay mas marami ka pang matulungan. Lalong-lalo na ay magkaroon ka ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan. Siyempre, ikaw po ang magiging daan ng ating mga kababayan upang maging tulay sa gobyerno. Happy birthday, Kuya Billy. Love you. Hello, Sir Billy Andarash. Happiest birthday. Stay safe, good health, God bless you more abundantly. Again, happiest birthday.
For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Nak, ano? Game? Ladies and gentlemen, this season's MVP, number 15, the Phenom! Yeah! Alright! Eto na, partner, ang match of the decade. Oo nga, partner, kaya ta, simulan na natin! Possession is now with the Phenom, being guarded by 2 opponents. Oh, what an amazing crossover! And he dunks! All right! Phenom dribbles the ball. The Phenom is down, and his teammates come to the rescue. Ano, okay ka lang? The crowds cheer. Phenom! 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 Last 5 seconds, and the home team is down by 2. And only this 3-point shot can secure the championship. 5, 4, 3, 2. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Nagbabalik po ang inyong tulay. Kasama pa rin natin si Administrator Ricardo Bong Bisaya ng National Irrigation Administration. At kanina po sa ating pag-break ay sinabi natin, ay tatanong natin ng bakit sinisisi ang NIA, at sagot sa isang tanong natin mula sa isang televiewers, bakit nagpalabas ng tubig? Totoo ba yan? Gabi nang nagpalabas ng tubig ang NIA. Alam mo yung magatang, yun lang talaga ang nakikita na malaki, no? Alam mo, Billy, yung sa Cagayan River, meron tayong 20 tributaries. Isa lang ang Magat Dam doon. Yung Cagayan River natin is about 520 kilometers. Nagmumula yan sa Ifugao, sa Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan. So malaki talaga yan. In fact, Cagayan River is the longest river in our country, Billy, ano? Bago makarating ang tubig sa Cagayan River, meron pang siyam na nasa unahan niya, no? And then yung distance ng Magat sa Cagayan is about 130 kilometers, Billy, ang layo. Sabi nga ng pag-asa, napakalayo. Malayo. Sabi nga ng pag-asa, Billy, makakarating ang tubig na i-release ng Magat Dam sa Cagayan ng within 20 to 24 hours. So makita mo talaga na malayo. At saka yung volume na i-release sa Magat Dam will no longer be the same as the volume na makakarating sa Cagayan River. Kaya nga nung congressional inquiry, nagsabi si si Congressman Momo na dating USEC ng DPWH na ang total ang nirelease ng Magat Dam is only about 6,000 cubic meter per second. Pero ang capacity ng Cagayan River is about 25,000 cubic meter per second. So sabi nga niya is hindi yun yung cause ng flood, no? Lumalabas, admin, it's only about a quarter ng capacity ng Cagayan River. Actually, Billy, 15% lang.
15% lang. Lang. Oh, 15% lang. Computed yan ng Pag-asa. Yung sinasabi naman na bakit sa gabi nagre-release. Actually, okay. Ang pinaka-critical dito, Billy, ay yung pagre-release ng tubig sa yung sa umpisa. After that kasi tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Basta pagdating ng 3 o'clock at depende yung tubig na pupunta sa atin ng Magadam, kinocompute natin yan. Alam mo, Billy, ito nga yung isang kwan natin na binibigyan natin ng solusyon. Lahat ng mga dams na ginawa noon ng NIA, no, ay walang flood control function. It's walang only flood control function. Walang uh-huh. walang flood control function ang mga dams ng NIA except Pantabangan Dam. Itong Magadam, it's talagang dedicated for irrigation at saka hydropower. For irrigation purposes lang. Alam mo, Billy, nandiyan man yung Magadam or wala. Kung wala yung Magadam, lalong magbabaha ang Cagayan. Dahil yung during that time, 7,000 plus cubic meter per second ang lumalabas. Ang pinapalabas, ang pumapasok sa Magadam, ang pinapalabas lang natin, Billy, ay 6,000 plus lang. So, kinontrol, na-control pa yan. Na-control pa yan. Control. Batay sa iyong sinasabi, admin, hindi kasalanan ng NIA o hindi naging dahilan ng pagbaha yung release ng tubig mula sa Magadam. Ano ang tingin mo na talagang ugat ng problema ng flooding na nakaperhisyo sa buhay at ari-arian ng mga pribado at ng gobyerno mismo? Okay, Billy, alam mo, noong 1987 pa nagkaroon na ng ng study na kailangan i-rehabilitate na ng Cagayan River. But meron bang ginawa? It took us 33 years bago tayo magising at gumawa ng aksyon. Yan yung isang rason niyan. Yung pag-rehabilitate natin yung Cagayan River kasi heavily silted na talaga yan. Pangalawa, hindi natin nababantayan ang natin, ang kalikasan natin. Sabi na nga ni Governor Mamba, merong mga illegal loggings eh. Merong mga illegal minings eh. Sinong sisisihin natin dito? So yung law enforcement. Law enforcement ito eh. Kaya nagpapasalamat ako na nagkaroon ng investigation sa Congress at saka sa Senado. At alam ng ating mga mambabatas ngayon na hindi ko sinasabi, Kuang Billy, na wala kaming contribution sa pagbaha ng Cagayan River. Dahil talaga naman yung tubig na nanggali sa Magadam ay pumunta rin sa Cagayan River. Uh-huh. But then, nakadagdag, kumbaga. It's only a very small percentage. Any message sa ating audience na umaasa ng magandang pananalita mula sa iyo? Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Isabela at sa Cagayan, sana po naiintindihan natin na ang NIA ay nakatulong pa sa malubhang pagbaha ng Cagayan Valley. Ganun pa man, gusto kong hiyakatin ng lahat ng ahensya ng ating gobyerno in order to solve the future problems like this, lalo na sa Cagayan. It takes a whole of nation approach to solve this kind of problems. Hindi kaya ng isa, hindi kaya ng gobernador, hindi kaya ng Pag-asa o NDRRMC o NIA lang. It takes the whole nation to work together, no, to solve this problem. Thank you very much, Billy. Oh, maraming salamat, Admin Ricardo Bongbisaya. At sa ating pagbabalik, sa maybe next time kung may oras ka, pag-usapan naman natin ang irrigation projects and other activities para sa agricultural production ng ating bansa na ginagawa ng NIA. Maraming salamat muli, General Bisaya. Thank you din, Billy. Thank you. Happy birthday to me!
For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Patuloy sa pagbibigay ng tulong ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga mamamayan, hindi lamang sa mga biktima ng COVID-19, kundi maging sa mga nasalanta ng kalamidad. Hindi umano nagsasawa sa pagtulong ang PCSO sapagkat alam nila sa panahong ganito, kailangan ng mga mamamayan ang tulong ng kanilang ahensya. Kaya naman, hindi napapagod ang pamunuan ng PCSO sa pangunguna ni Chairman Anselmo Pinili, miyembro ng Board of Directors at PCSO General Manager Ruyina Garma sa kanilang kaagad na pagtalima upang bigyan ng tulong ang mga nangangailangan. Kabilang na dito ang pagsasagawa ng relief operation sa lalawigan ng Albay, Cagayan at Isabela na hinagupit ng kalamidad kamakailan. Ang mga lugar na nabanggit ay kabilang sa nasalanta ng Bagyong Ulysses kung saan marami ang naging biktima na nawala ng mga tahanan, nasira ang mga ari-arian at hirap sa pamumuhay ngayon. Kaya naman, nagkaloob ang PCSO ng relief pack sa mga pamilyang apektado na pinangunahan naman ng Office of the General Manager. Namigay rin ng mga gamot at relief packs ang PCSO sa mga mamamayan sa Barangay Biyong, Tiwi, Albay. Kasabay nito, nagkaroon din ng house-to-house relief operation sa mga mamamayan ng Cagayan na lubhang apektado ng nasabing bagyo. Nakipagtulungan ang Corporate Planning Department, Charity Assistance Department, Cagayan Branch, Isabela Branch at mga opisyal ng PNP upang mas mapadali ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa malalayong lugar sa naturang mga lalawigan.
malaking tulong para sa mga mamamayan ng Cagayan at Isabela ang agarang relief operation na isinagawa ng PCSO sa kanilang lugar na tinaguri ang PCSO walang humpay na malasakit ang ipinagkakaloob nilang tulong. Maraming salamat po sa suporta na ipinagkakaloob ng Coco Life, ng Coco Gen, ng PCSO, sa magitan ni Colonel o ni GM Riena Garma, kay Attorney Alfredo Lim ng PAGCOR, at sa Coco Gen po, kay, sa magitan ni President Attorney Darren Desus at sa ating kaibigan na si Attorney Martin Luon. Sana po ay naging kapakipakinabang ang ating naitulay sa inyo na National Irrigation Administration na may kinalaman sa isyu ng pagbaha sa Cagayan Valley. Ako po, si Billy Andal, ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity.